Dear Mama Colleen, itago nyo na lang po ako sa pangalang Lara, 26 years old. Kasal at meron pong isang anak ka. Mama Colleen, nakilala ko si Eloy, hindi niya tunay na pangalan, sa text lang po. Noong mga panahon na yon, uso po kasi dati yung clan. Yung madami po kayong pwedeng makatext. Doon ko po siya nakilala at doon ko po nakuha yung number niya sa mga common friend din po namin. At sa pagiging textmate, napagdesisyonan po namin na magkita po kami in person. Tumagal po, at sa pagkikitang yon, nasundan na ng nasundan hanggang sa nanligaw na siya sa akin. At napa-oo niya na ako. Mama Colleen, tumagal po ang pagiging mag-girlfriend, boyfriend namin ng 2 years. Hanggang sa nagdesisyon po ang pamilya namin na ikasal na daw po kami. Kasi po, nagkaroon na din po kami ng anak bago pa po kami ikasal. Kumbaga 1 year pa lamang po kaming mag-girlfriend, boyfriend, may nangyari na po sa amin. Siya po ang nakauna sa akin at doon po nabuo ang anak namin. Sa totoo lang, Mama Colleen, noong mga panahon na yon, labag po sa akin ang magpakasal sa kanya. Hindi ko po ginusto na makasal ako sa kanya, pero yung magulang ko po at magulang niya po ang nagkasundo. Kung hindi ko naman po itutuloy ang pagpapakasal sa kanya, itatakwil po ako ng magulang ko. Noong mga panahon na yon, 20 years old pa lang ako nang maikasal kami. Fast forward po sa 1 year ng aming marriage, isang taon makalipas ang aming kasal, doon ko na po siya nakitaan ng pagloloko. Mama Colleen, ilang ulit ko po siyang nahuli na may babae. May babae nakausap sa chat and even sa personal. Nung nakita ko po siyang may kasamang babae, Mama Colleen, wala po akong ginawa kundi hinayaan ko po muna siya at inantay ko po siyang makauwi sa bahay. Doon po kami nag-usap, hindi na para mag-iskandalo pa ako sa labas. Alam mo yun, Mama Colleen, tipong nahuhuli ko po siya, pero tinatanggi niya pa po. Hanggang one time po, nag-chat na po ako dun sa babae niya. At sinabi ko po, nakiusap ako na kung pwede, tigilan niya na po ang asawa ko. Pero mas matapang pa po yung babae kaysa sa akin. Oh, no. Nireplyan po ako ng babae na ayaw na daw po sa akin ang asawa ko kasi daw po lost siyang na ako. Oh, no. At ang asawa ko daw po ang nagkakandara pa sa kanya na maging sila po. Hanggang sa nagsumbong po siya sa asawa ko, kaya pag uwi po ng asawa ko, lasing, dun niya na po ako sinaktan physically. Oh, no. At yun po yung unang beses na nasaktan niya ako. At ang unang beses na yon ay nasundan pa ng maraming beses. Oh, no. Mama Colleen, nagtiis ako
Nagtiis ako hanggang sa umabot ang pagsasama namin ng 5 taon. At ang masakla pa po, no, yung babae na tinutukoy ko na sinabihan ako ng losyang, na nagkakandara pa yung asawa niya, ang asawa ko sa kanya, ay ninang pa ng anak namin. Siya ang ginawang kapit ng asawa ko. Pero Mama Colleen, nagtiis po ako para na lamang po sa anak namin. Mama Colleen, sa 5 years po na pagsasama namin, naging masaya at malungkot to the point na nade-depress na po ako kung bakit nangyayari po sa akin ito. Umiiyak mag-isa. Nagtatanong bakit nangyayari to habang yakap-yakap ang aking anak. Pero sa diyang mapagbiro po ang tadhana, hindi ko na po kinaya talaga yung sitwasyon na meron kami. Kaya po isang araw, nagising ako na ayoko na. Nakipaghiwalay na po ako sa kanya na may magandang pag-uusap naman po. At wala na po siyang nagawa kundi ang pumayag. Dahil para po sa akin, Mama Colleen, tama na po yung 5 years na naging martir ako sa kanya. Last February, Mama Colleen, naghiwalay po kami. May kasunduan kami na wala na pong makikialam sa personal na buhay namin. At tanging sa bata na lamang po ang concern naming dalawa. Co-parenting kumbaga. Pero walang pakialamanan sa mga personal naming buhay o mga desisyon namin sa personal naming buhay. At nagkapirmahan na din po kami tungkol dito. Sa ngayon po, may bago na po akong kinakasama at may bago na din po siyang kinakasama. Tanong ko lang, Mama Colleen, kung okay lang po ba na pumasok po ulit ako sa relasyon na meron po ako ngayon. Mama Colleen, bago ko po kinilala itong bago kong karelasyon, itong bago kong kinakasama, alam niya po ang lahat ng nangyari sa akin. And happy to say, natanggap po niya kami ng anak ko. So yun lang naman, Mama Colleen. Okay po ba na pumasok po ulit ako sa relasyon na meron ako ngayon? Muli, ako si Lara, 26 years old. At ito po ang aking kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Bebe ko, kapag ang isang tao wala ng pagmamahal sa'yo, wala ng respeto sa'yo, para kay Mama Colleen, tama lang na ikaw ay bumitaw. Dahil mahirap naman na inilalaban mo pa, pero siya, sinukuan ka na. It will never work. Hindi babalik yung dati. Lalo kung mag-isa ka na lang na nagtsatsaga, na maayos kung ano man yung meron kayong dalawa.
Lalo kung mag-isa ka na lang na nag-e-effort at gumagawa ng paraan para maging okay pa. Dahil ang katotohanan dito, ikaw na lang naman ang umaasa. Pero siya, sawa na at sinukuan ka na. Kaya walang masama na piliin mo naman ang sarili mo this time. Give back the love and respect na nawala dahil sa kagagawan niya. Do not settle for less, 'cause you deserve only the best. Kaya para sa'yo, Lara, mahigpit na yakap para sa'yo. You've been through a lot for 5 years. Actually, sa simula pa lang na pinasok mo ang pakasalan siya, pinasok mo na yung sarili mo sa alanganin. Dahil alam mo sa sarili mo na ayaw mo siyang pakasalan, nagpakasalan kayo dahil may batang involve, nagpakasalan kayo dahil itatakwil ka ng magulang mo kapag ka hindi mo ituloy ang pagpapakasal sa lalaking ito. Sa una pa lang mali na. Pero tinuloy mo pa. Kaya nako, ito talaga yung palatandaan na hindi talaga maitatama ng isang mali ang isa pang pagkakamali. Hindi talaga magiging okay ang ending ng isang bagay. Lalo na kung sa simula pa lang, hindi ka na pabor sa bagay na ito. Kaya I hope to the parents po na nakikinig ngayon, huwag po tayong makialam sa desisyon ng anak natin, lalo na sa usaping kasal. Let's respect their decision. Kung gusto ba nilang pakasalan yung isang tao o hanggang ganun lang sila maging magulang na lang sa mga anak nila. Because at the end of the day, hindi naman po kayo ang makikisama doon sa pakakasalan ng anak ninyo. Hindi naman po kayo yung pwedeng mahirapan dahil ipinilit lang yung mga bagay-bagay. Respetuhin po natin ano yung desisyon nila, hindi yung anong sasabihin ni kumpare at ni kumare. Yung anak mo, disgrasyada, nagpabuntis lang pero hindi nagpakasal. Huwag nating isipin yung ganun, ano sasabihin ng kapitbahay ko. Diba? Ano sasabihin ng kumare ko? Yung anak ko, disgrasyada. Kaya ang siste, gagawin ninyo, hindi, magpakasal ka by hook or by crook. Ngayon, anong nangyari? Diba? Anak nyo rin ang napahamak? Diba? Anak nyo rin yung nasaktan? At diba? Anak nyo rin yung nabugbog? Na inalagaan nyo for how many years? You protected her for how many years? Nimadapuan ng lamok, hindi nyo hinahayaan? Pero dahil ipinilit nyo ipakasal siya sa taong hindi naman talaga niya mahal, kundi sila ay nadala lang na kapusukan? Diba? Huwag tayong magdesisyon para sa gusto ng buhay ng anak natin. We may guide. Hindi natin dinidiscount yung fact na hindi natin sila i-guide to the right path. Hindi tayo magbubunga nga na, nako, pauwi na kami, papunta ka pa lang, makinig ka sa amin. Nandun na tayo as parents. That is our obligation to guide them to the right path. I-guide, lalo na kung naliligaw ng landas. But to dictate, diktahan. Anak, ito ang gawin mo. Anak, dapat ganito. Wala kang choice, gawin mo to. Maling-mali po yun. Huwag niyong diktahan yung anak ninyo. I-guide niyo lamang sila. Ngayon, kung susundin nila yung guide ninyo, go. Pero kung susuwayin nila yung guide ninyo, huwag naman para umabot pa na itatakwil nyo siya dahil lang hindi nasunod ang gusto ninyo. Ito yung isang lagi kong tinatandaan na laging sinasabi ng nanay ko, ni Ka Olive Parilia. Hindi niya po na... Sige, English pa.
Never niya kaming diniktahan. Totoo lang. Pero laging paalala sa amin ni Ka-Olive, buntot nyo, hila nyo. Ibig sabihin, yan ang pinili mong landas. Pangatawanan mo kung ano yung desisyon na pinili mo. Para pagdating ng panahon, walang sisihan. Nanay kasi kung di mo ako pinakasal sa taong yan. Nanay kasi ikaw naman talaga ang may gusto eh. Tuloy, nagka-leche-leche ang buhay ko. Hindi mo ko sisisihin pagdating ng panahon. Yun lang po. This story is actually a reminder to the parents. Let's just guide, but do not dictate. Una sa lahat, hindi kasi Hitler. Now, para kay Lara, we understand yung frustrations mo na magkaroon ka ng better half, ng better partner, and you found him. Natagpuan mo siya, naiintindihan ka niya, nauunawaan ka niya, at ang pinakabongga, tanggap niya pati yung anak ninyo ng ex mo. Now the question is, may bago na po akong kinakasama, may bago na din siyang kinakasama. Tanong mo lang kung okay lang ba na pumasok ka ulit sa relasyon na meron ka ngayon. Kung dyan ka masaya, go! Kung maayos naman yung hiwalayan nyo ng asawa mo, go! Kung talagang wala nang manggugulo, go! Basta make sure na talagang wala nang manggugulo pa. Make sure na talagang malinaw na co-parent na lang kayo sa anak ninyong dalawa. Kung inassure naman niya at mukhang masaya na rin naman siya sa piling ng iba, edi go. Pero kung kaya po na maging legalize yung paghihiwalay ninyo, kung kaya na magkaroon ng budget for annulment, mas okay. Para din naman, maging okay din yung feeling ng kinakasama mo ngayon. Kasi hindi rin naman habang buhay, hanggang kinakasama lang ang term nyo sa isa't isa. Hindi habang buhay, daladala mo yung apelyido ng asawa mo habang may bago ka na. So if you can legalize it, better. Pero again, pwede kayo magpirmahan. Pwede rin naman yun. Ang pagkakaalam ko, hindi ko sure. Alam ko meron niyang nasaklaw eh. Si Congressman Nograles ba yun? Nakikita ko sa TikTok may mga legal advice siya. Halukayin mo yung sinasabi niya tungkol sa ganitong situation mo. Basta ang akin lang, kung wala na palang problema, masaya na siya sa piling ng iba, masaya ka na rin sa piling ng iba, may pirmahan na kayo, may kasunduan na kayo, edi goods tayo dyan. Kung saan ka magiging masaya, ang importante, yung welfare ng anak mo, na hindi nyo pababayaan yung obligasyon ninyo sa bata. Yun lang naman ang pinaka-concern ko. Pwedeng lumandi, maghanap ng iba, pero ang number one priority mo pa rin ay ang bata. Kayong dalawa. Okay? Kasi totoo lang, ang pinaka-naapektuhan sa separation ng mag-asawa ay ang bata. Pero kung mapaparamdam nyo pa rin sa kanya na kahit may kanya na kayong karelasyon, eh siya pa rin yung priority ninyo, I think wala namang magiging problema. Alright, kawinner yan po ang kwento ni Lara, 26 years old, dito sa Heart to Heart with Mama Colleen.